maganda umaga sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. You are watching All About Jen and my name is Jen. So ngayong umaga, gagawin ko yung video na nire-request ng ilang mga tao sa akin, which is yung milk system or milk routine daw namin. So, basically, alam nyo naman na gumigising kami ng mga 3:30 at pumapasok kami sa work 4 a.m. or before 4 a.m. depending kung saan yung baka, kung gaano kalayo yung lakad pag kinuha namin sila. So ngayon, nandito lang naman sila sa malapit. So pumunta kami dito around 4:15. So yeah, every morning, depende na yun sa amin kung sino yung kukuha ng baka at sino yung maghugas ng vat. So since mag-video ako, ako yung maghugas ng vat. Yun yung ginagawa namin, or one of us, each morning. Kasi nga pinipick up yung gatas namin ng Funtera, di ba, every night. So afternoon, kada umaga inuhugasan yung vat bago mag-start ng milking. So ngayon, isa-set up ko lang yung mga things na dapat i-set up dito sa shed and then mag-start na akong mag-gatas. So I start with this. So nagsusuot talaga kami ng sleeve para hindi masyadong madumi. Pero pag summer, pag sobrang mainit, hindi na namin ito sinusuot kasi it's not ideal kasi sobrang init nga. So yes, we are going to start na. So napakita ko naman sa inyo kung paano ko hinugas yung vat before. So hindi ko na siya ipapakita dito. Just so we can start with the milk routine na agad. So si Mike, kumukuha siya ng baka. And then after noon, tutulungan niya ako dito. Pagdating niya, pag nalak niya yung mga baka sa yard, so tutulungan niya ako magatas. Since isang herd lang naman kami, kasi maliit lang naman yung farm namin. Pero keep in mind guys, na hindi lahat ng farm is katulad sa amin. Kasi mayroong mga farm na madadaming baka and malalaki na farm. So pag ganun, meron silang dalawang herd. So sa amin naman is isang herd lang. Maliban na lang kung meron kami mga sickies or yung mga may sakit, meron, naka-separate sila sa isang mob and kinikuha sila after ng paggatas sa whole herd. So yun lang. So let's start with the video. Anyway, natapos na pala yung aming mating. Yung AI namin. So hindi na kami nag-AI sa baka. Nilagay na namin yung bulls. So sila na yung titira sa ibang mga hindi nagbuntis. Ngayon, ito yung pag-setup namin dito sa farm namin. So, lagay mo siya. So, ilagay mo ito sa milk. And then, isasarado ko itong ito para hindi makalabas yung gatas. Tapos ilagay ko itong filter. So ito yung filter ng namin dito. So yung iba merong dalawang filter, dito naman sa amin meron lang isa. Since maliit lang naman yung shed namin, konti lang yung mga baka namin. So hindi naman kailangan ng dalawang filter. So yung ginagawa nito, pinifilter niya yung mga, so yung ginagawa nitong filter, of course filter as it is, pinifilter niya yung mga nasasama ng mga sediments or yung mga hindi gatas na nalalagay sa cup natin kapag nagagatas tayo ng baka. Say for example, mga dust like mga PK or mga yung mga may mga pellet na nalalagay na nanggaling sa meal ng baka dito sa ancient feeding namin. And yung common is yung tae ng baka. Kasi dito sa New Zealand, guys, hindi namin hinuhugasan yung other ng baka. Kasi alam ko, doon kasi sa amin, yung pinagtatrabahoan ko locally doon sa Pinas, very strict yung pagkagatas namin. So, hinuhugasan talaga namin ng tubig, isa-isa. Now, dito sa New Zealand, hindi namin yung ginagawa. Kasi obviously, madaming baka dito. And, kaya mayroon tayong filter dahil yun ang gumagawa ng pag-filter ng mga hindi kinais-nais na nasasama sa gatas. Well, nandito na yung mga baka ko. So, ayan na sila. Yung mga baka namin. So, isi-set up ko na ito para makasimula na ako ng paggatas. Now, i-turn on na natin yung machine. Ito para maging cold. Maging cold yung gatas pagdating pa lang sa vat. So, ito yung para sa ating tank doon. Water tank sa labas. Ito yung para sa tubig. Para makapag-hose down tayo kung may tae sa shed. Ito naman yung para sa machine. So, yan yung machine.
Ngayon, dito sa amin, ganito yung pag lalagay ng vacuum sa aming cup. So, kailangan namin itong i-open. Each one of them. Now, hindi lahat ng milk machine, hindi lahat ng farm dito sa New Zealand katulad nito, like what I said kanina. So, iba-iba tayo, guys. Iba-iba ng sistema. Huwag niyo pong i-expect na ganito rin yung sistema ng farm na mapapagtatrabahuan nyo dito kasi iba-iba po tayo. Ngayon naman, kailangan ko nang i-arrange yung mga baka. Meaning ng pag-arrange, ganito. So, pag herringbone kasi, dito sa amin, meron tayong ganito. So, dapat each cow, nakapwesto sila sa bawat parang S na forma ng bakal. So, may ibang farm naman na walang ganito. Yung sa kanila is yung straight lang na bakal. Pero sa amin, gusto ko ito eh. Kasi, sobrang dali na lang i-cups yung mga baka kasi naka-plastado na silang lahat. So, ngayon, kailangan ko lang silang ipwesto. Yung iba mababait na at nakapwesto na sila agad. And then, kailangan ko din gawin yung isang kabilang side. So, nakapwesto na sila. Isarado na natin ito para hindi sila makalabas while nag-milk tayo or para hindi makapasok yung iba. Tapos ito, kailangan kong i-pull para sa meal nila, which is lalabas dyan. Galing yan dyan. So, meron tayong tatlong kailangan i-pull para sa meal nila. Plus yung molasses. So ngayon, sisimulan ko na yung pagkagatas. Hindi ko pa siya ma-videohan kasi walang maghahawak ng camera. So tayin ko lang si Mike pagdating niya mamaya, bigvideohan ko. So nagatasan ko na lahat dito sa kabilang side. Ngayon, sisetup ko naman sila dito sa kabilang side ko. So kailangan ko silang subisaya paplastar. Oh, love. Go up. Come on. Yung ibang mga baka kasi, lalo na kapag nasa pinakaunang mga baka, mababait sila. So, pinaplastada na nila yung mga sarili nila. So, ito naman is para sa teat spray. And then, switch naman natin siya para sa kabilang side naman lumabas yung molasses. So, mag-teat spray ako. Pre-teat spraying. Ngayon, hindi lahat ng farm ganito yung ginagawa. Hindi lahat ng farm ganito yung practice. So, kadalasan kapag natapos mo ng gatasan yung kabilang side, kapag natapos mo na silang i-set up, yung paggagatas ng kabilang side is mostly natapos na. So, kailangan mo lang ilipat yung cups. Kung hindi pa natapos sa paggatas, ilive mo lang sa dyan. Hindi mo siya kailangan galawin until matapos ha. So, yun yung gagawin ko ngayon.
tao na nagtatanong kung paano mo daw malalaman kapag naubos na yung gatas ng baka. So, simple ito. Kapag laylay na yung other niya, yan yung sinyalis na wala ng gatas. At of course, kapag wala nang lumalabas na milk dyan. So, nilipat na ni Mike yung isang cup. Sa ibang farm naman, meron silang tinatawag natin na automatic cup remover. So, dito sa amin, wala kaming automatic cup remover. Kaya, manually namin ito ginagawa. So, meaning ng automatic cup remover, hindi mo na kailangan hilahin yung cups mismo kasi yun na mismong automatic cup remover ang hihila nun kapag wala nang, kapag na-sense niya na wala nang gatas na lumalabas sa other ng mga baka. So, doon si Mike sa mga pang 13 na baka. And then dito naman ako, nagsisimula sa pang 14 hanggang doon sa last. So, hindi siya even kasi after ni Mike mag-milk doon, isa-spray pa niya yung mga sa kabilang side yung natapos na para mapalabas na silang lahat. Get out, girls! Out! Get out. So ito, hindi pa namin siya pwedeng hugasan unless meron ng nakalagay dito na baka na ginagatasan namin para hindi tumalsik yung tae sa kanilang dede. Kasi magkakakos yan ng mastitis. Kaya hindi sila pwedeng hugasan agad-agad. Now, mostly sa mga farms, meron silang, ginagamit nila yung kanilang backing gate to push the cows in. Pero dito sa amin, hindi namin siya ginagamit. Kasi para makasave ng kuryente na rin. And pagdating na namin dito, hindi na talaga nila ito ginagamit. Kaya kailangan mo siyang, kailangan mo i-push yung mga baha manually. Not literally na pushan na like that, na itulak mo. So kailangan mo lang silang i-chase para pumasok sila doon sa platform. Yan. Wake up, love. So natatapos kaming maggatas. Yung gatas lang, hindi pa kasali yung pag-wash down ng yard. Mga around 6:30 tapos na kami. Go on, love. Get up. So yung ginagawa ko na pala ngayon guys, nagsa-start na ako maghugas ng yard while si Mike tinatapos niyang gatasan yung last row ng herd namin. So pagkatapos kong hugasan ito, tutulong ako sa kanya para maglinis ng cups or cluster and then ihang sa taas and then magsa-start na akong mag-wash ng plant and then ako na lahat ang tatapos ng paghuhugas dito sa yard. Kasi si Mike is ilalak niya yung mga baka, kukunin niya yung bulls para ilagay sa herd. Tapos papakain siya ng mga calves, sa mga guya. And then, yung irrigator kailangan rin i-turn on. And after that, mag-spray na naman kami ng weeds kasi hindi umuulan. Hindi uulan today. So, ayan, maliwanag siya today. So, yeah. Tatapusin ko lang itong yard, guys. Konti na lang.
hindi na ako makakapag-video kasi hindi pa ako nakabili ng tripod for my camera, for my phone. So, yeah. Tapos na guys, tapos na kaming magatas ngayong umaga. So, huhugasan ko na yung plant and ako na lahat natapos ng wash down dito sa yard namin. So, si Mai gagawin niya. Sasarado niya yung mga baka, magpapakain siya ng mga buya. Tapos, oo nga pala, pupunta niya yung bowls para ilagay sa herd namin. Tapos, gagawin niya yung irrigator. Kailangan niya yung, hindi na niya kailangan, iputin. So, kailangan niya lang i-turn on yung irrigator tapos mag-spray na kami ng weed. Hindi kami mag-breakfast para madami kaming mag-spray na paddock kasi sobrang dami na ng weed at this time of the year. Kaya siguro mga 11:30 na lang kami uuwi para maaga kami makapag-lunch. So, kakatapos lang ng lunch namin guys and balik na kami sa trabaho. Ako naman yung kumuha ng mga baka. Si Mike naman yung nag-set up ng yard, ng shade. Ang kaibahan lang is hindi na niya kailangan na hugasan yung vat kasi every morning nang hinuhugasan yung vat. So, yung pickup is every night, yung pickup ng gatas. Tapos, kada umaga naman yung hinuhugasan. So, ngayong hapon, ako yung kumuha. Ito, naglalakad na sila. Palabas ng paddock. May mga bulls dito. Pero yung mga bulls namin dito is mababait. Hindi sila lumalabas. So, naghihintay lang talaga sila sa loob. May isang bull doon. Ayan at naglalakad na sila papunta sa shed. It's 2:30 PM na. Nag-start kami mag-cups or mag-gatas around 3 PM. So, tapos na pala kami today, guys. Yun lang yung video ko na nagawa. I hope na nakakuha kayo ng mga ideas kung ano yung mga sistema dito, kung ano yung sistema namin dito sa New Zealand. Hindi ko na pinayam yung milking session namin sa hapon kasi yun lang din naman yung ginawa namin sa umaga, kagaya nga ng sinabi ko kanina. So, yun ano, maraming salamat sa panonood. Salamat rin kung naka-subscribe na kayo sa akin. At sana huwag kayong magsawang manood sa mga upcoming videos ko. Malapit na ang Pasko, kaya Merry Christmas sa inyo. Thank you ulit. God bless you all. Bye!